Yo, what's up guys? At welcome back na naman sa ating channel. So mga kabuknoy, meron naman tayo sincere sa inyo na Raider 150 from Morong Rizal. So dinahin tayo rito sa Quezon City para ipa-pull out yung naputol niya Torilo sa kanyang tambot shop, sa kanyang Raider 150. So mga kabuknoy, bali sinubukan na to i-pull out, sinubukan na windingan, pero hindi kinaya, in-see out na rin, naputol lang i-see out na ginawa nila. So mga kabuknoy, minisit na tayo ni sir para ipa-pull out yung kanyang Raider 150 na naputol. Shout out muna kay sir from Morong. Shout out po sa mga followers ni si sir kabuknoy. Napakausay niya ito, kaya po nagpunta ako dito para ipangugot. Kasi sa kanya talagang pinupull out na hindi binababa ang makina. So, sa nais po magpagawa, punta na po kayo dito sa city. Harap lang po ng Holy Spirit Medical Clinic. Ayun. Shout out sa mga taga Morong Rizal. So yun, tatry natin yung kay Sir Ranger 150 na ipo-pull out na hindi na kailangan ipaklas yung kanyang cylinder head para iwas gasos na rin sa kapaklas makina. So ipakita ko muna yung problema ng Ranger 150 ni Sir. So na mga kabuknoy, yung Ranger Reserve, bali nampisaan na to, balinahan nila. So ang ginawa ng una, winildingan nila yung bolt na naputol ito. Yan. Ito yung winilding nila, tinanggal ni sir, tapos binarinahan ni sir. Tinanggal na rin ang EC out, sinubukan na, pero naputol lang yung EC out dun sa kanyang butas na na cylinder head. So tanggalin ko muna yung tambot siya para makita natin yung kabuuan ng problema ni sir sa kanyang Raider. So bali sir na nagbutas niyan kasi nung unang gumawa winildingan lang, pero hindi ka rin kaya sa welding. So tanggalin ko muna yung tornillo na stud bolt na rin ang ginamit dito sa kabila. So yan guys, nakakalas ko na yung pipe ni sir sa kanyang motor. So ito yung problema ni sir sa kanyang Raider 150, yung naputol na tornillo sa may tambutso. So sinubukan na i-see out, hindi pa rin kinaya, windlingan na nira, hindi pa rin natanggal. So yung mga kabuknoy, sa paggamit ng EC out, kailangan maingat kayo rin sa paggamit kasi napuputol talaga yun, lalong-lalo na sa pagganitong problema sa kanyang tambutso na matigas talaga i-pull out. Hindi kakayanin ng EC out na i-pull out yung naputol sa may tambutso. Babagay lang yung EC out dun sa mga malalambot na parts na naputol. So yun, kaya ng EC out yun, pero pag mga ganitong problema sa tambutso, hindi kakayanin mga kabuknoy. So ito, sinubukan na ni sir, butasan. So yun, ang gagawin natin, ipupull out natin gamit ang ating barina. So ito yung barina natin. Yan, gagamit lang tayo ng una yung tide chart ito. Yung unang gagamitin natin na bala na barina, bago natin subukan na ay butasan ng 7mm. Ayan. So okay naman yung pagkabutas ni sir, diretso naman siya. So talagang pag hindi nyo nakapisado talaga mga kabuknoy, huwag nyo na subukan kasi once na mabutas natin sa cylinder head, mas malaki gagastusin natin pag once na mabutas. So pwedeng bibili kayo yung cylinder head, pwede pamasing shop nyo yung cylinder head. So papangit talaga pag once na mahinangan yung cylinder head nyo. Ayan. So gamit tayong ating barina. Ayan, gagamit tayong barina muna. Isa lang muna natin yung ating 5-jar dito. Yan guys, umpisa na natin muna ng barina na 5-jart ito. Yan guys, nabutasan ko na ng 5 jar dito. Kung mapansin nyo, sintrong-sintro dun sa may unang butas, yung pinaka-stock. So tusukin ko muna yung Yan guys, nabutasan na natin, natanggal na natin yung pinakalalim ng tornillo, ng stock. So gagawin natin, butasan natin ng 7mm.
So butasan ko muna mga kabuknoy, saka natin i-inix yung handtap na 8mm. Yan guys, so na i-inix natin na barina yung 7mm. Yan, saka natin bubutasan ng 7mm yan. Yan guys, nabutasan ko na lang 7mm. So ininix naman natin yung handtap natin na 8mm. Ayan, para standard pa rin yung butas nya. Gagamit tayo ng 8mm na handtap. So yan, so yung gagamitin natin na handtap. So mga kabuknoy, sa magbabari na kayo ng ganitong problema sa rider, kailangan maingat talaga magbari na. Kasi once na mabutas nyo talaga to, mas malaking gagastusin nyo talaga. So tanggalin ko muna itong dinagay nilang stud bolt, yung high pencil. Magpapalit tayo ng bago kasi baluktot na rin itong mga kabuknoy. So try natin kung hindi siya masyado matigas. Hindi ka kaya pero hindi ka nang mababanan? Hindi naman, yung ganyan, yung upload yung sarili. Ah, oo. Parang pinakabukod talaga siya. At kung ano? Oo. Pag alam mo, mga ano, sibuhano dyan. Sibuhano, hindi marami dito. So yan guys, na ano natin ng thread. Nalagyan na natin ng thread na 8mm. Ayan, matrylan na natin mga kabuknoy. So ito, try natin ilagay yung stud bolt. Uwi ka na, bigyan ka ng pera. Eh dito ka rin balbas, Tagayon eh. Dito, biglan ka dito. Tagayon. Ayan, lagyan mo natin ng stud bolt na 8mm. Ito na ilalagay natin. Patulad ni Balbas yun, baka. Palitan na natin ang bago ni stud bolt. Ito na next. Gulong yun. Wala yun. Yan guys, na ilagay ko na yung stud bolt na dalawa. Yan, pares bago na. So, next natin yung ating exhaust gasket. So, lagyan na natin. Para makabit na natin yung kanyang pipe. So, yan guys. Okay na yung ginawa natin sa Raider 150 na pag-pull out. So, yan. Pander na rin natin, nakabit na rin natin yung pipe. So shoutout na lang kay sir. Shoutout at maraming salamat po sa inyo sir. At naayos din po yung aking alaga na si Kapars. Laking bagay po ito sa akin. Na hindi po binaba yung makina kasi yes, sa iba binababa. So nakalist po tayo ng gastos. Sa mga kabuknoy, sa mga gusto magpaayos po dyan, nakitan niyo po si sir Kabuknoy GDG Motovlog alias Buknoy sa kanya shop dito sa Quezon City, tapat po ng Holy Spirit Medical Clinic. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you sir. Ito na yung rider ni sir na pagpo-pull out natin, na hindi na kailangan baklasin yung kanyang cylinder head na putonator ninyo. Kaya mga kabuknoy, hanggang dito lang muna yung video natin.